Pero honestly kayo mga Katoliko, mataas ang tingin ko sa inyo. Kasi meron kayong sign of cross. Yes. Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Mga kapatid, isa naman pong kalapastanganan ang ating napakinggan. Isa pong born again, ginawang komedya ang pagsa-sign of the cross. Naku mga kapatid, pakinggan nyo, tutukan nyo mabuti kung paano po itong nilakastanganan, blasphemous yung kanyang ginawa sa ating sign of the cross na sasagutin po natin sa programang ito. Sabi daw nitong born again nito, no? Sabi niya, yung sign of the cross daw is a gang sign. Maniniwala ba kayo doon mga kapatid? Pakinggan nyo siya, sabi niya. Kayo lang may gang sign. Pero napansin ko mga kapatid, tingnan nyo mabuti ang napakagandang komento ni Brother Dwayne Cartuhano. Napakakonkreto yung kanyang pagkakasabi dito mga kapatid. Babaeng ito na nilapastangan yung sign of the cross. Sabi po dito, the Bible is a powerful tool and the uneducated use of it can cause powerful harm. According kay Dr. Eugene Ulrich, biblical scholar and translator. Kapag pala ang isang tao ay nagagamit lamang ng Biblia, no? Talagang powerful tool 'yan, pero it can cause a powerful harm sa mga hindi nakakaunawan nito. It's sad, but it's true. Well, 'yan yung katotohanan mga kapatid, hindi natin pwedeng itago. Dagdag pa ni Brother Dwayne, ancient peoples use signs and gestures to mark human things as dedicated to God they worship. And for Christian converts, it would have been natural to trace a simple cross on themselves or things they used. Yung mga panahon pala ng mga early Christians, yung mga ancient people pala, kapag meron silang ginagawa o meron silang mga signs and gestures. And also mga kapatid, dagdag pa dito, as expressing just what St. Paul says in Galatians 6:14. Ito pala, malaking patunay natin mga kapatid, kahit na si San Pablo, hindi nila pastanganan yung krus. Bagkos, ang krus mga kapatid ay kanya pang itong ipinagmamalaki. Ito po yung ating mababasa, Galatia 6.14, basahin po natin mga kapatid. Huwag nawang mangyari sa akin ang ganon. Ang ipinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat, sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako naman patay rin sa mundong ito. Kaya huwag po tayong magpapauto mga kapatid sa mga nagsasabi at naninira sa atin sa ating pagsa-sign of the cross. Bagkos, katulad ni San Pablo, ipagmalaki po natin ito. God bless po sa ating lahat.